Good morning, everybody. Welcome to my channel again. So guys, isi-share ko sa inyo kung paano mag-diet. Ito yung kinakain ko dito pag umaga, mga lunch ko, ganon. Tapos magkakape lang ako, magigising ako ng maaga, mga alas 8, alas 10. Ito yung pagkain ko. Tapos isasawsaw ko siya sa kape. Tapos yun, bubusog na ako niyan hanggang alas 12, mga alauna, ganon. Saka ako kakain ng lunch, damihan ko na para hanggang gabi na rin. Hindi na ako magugutom yan. So, na-maintain ko yung katawan ko na payat. Kasi mas mabilis akong pumayat kaysa tumaba. Kasi mga muscle ko, medyo malalaki yung muscle ko. Kaya ayun, mahirap akong patabain. So, pag tumaba naman ako, kakain lang ako ng konting-konting kanin, tapos iinuman ko ng tubig, ng isang basong tubig. Iinom muna ako ng isang basong tubig, saka ako kakain ng kanin. Tapos marami na yung kanin. Siyempre, busog na ako bago ako kumain ng kanin. Kaya ayun, konti lang makain ko ng kanin. So, na-maintain ko yung katawan ko na payat ganito. Nagtataka yung iba, lakas ko kumain, pero ang payat ko pa rin. Kasi nga, ganun ginagawa ko. Nagda-diet talaga ako, maintain yun. Tapos, tinapay lang sa umaga with kape. Huwag damihan, kasi nakakataba pa rin to, yung matamis to eh. So, gusto nyo mag-diet, ganun gagawin nyo, guys. At saka, nakakatipid din kayo, kasi tinapay tsaka kape, mabubusog na kayo. Normal lang naman sa atin uminom ng kape pag umaga eh. Tsaka minsan pag nagugutom pa rin ako, uminom pa rin ako ng kape with tinapay pa rin. Tsaka sa lunch lang talaga ako malakas kumain, at tsaka sa dinner malakas din ako pag minsan. Tsaka nakakasawa yung mga pagkain minsan, kaya tinapay tsaka kape, masaya na ako dun, busog na ako dun. Kaya yun, sa mga gusto mag-diet, kape o kaya gatas, kung ano yung gusto nyong inumin, tapos tinapay sa umaga, tuwing nagugutom kayo, inuman nyo lang ng isang basong tubig saka kayo kakain. Ayun ang diet ko ngayon, lagi mula noon pa. Tsaka wala kasi akong masyadong pera noon eh, walang pabiling pagkain, kaya iniinuman ko lagi ng tubig para mabusog ako. So hindi ako nakakaawa kasi ito yung katawan ko, hindi ako tumataba. Yung iba na mong problema kasi ang taba nila. So guys, dito naman tayo sa pampaputi. Dito ako pumuti sa Silka. Ito talaga yung gamit ko noon pa, kasi mura lang siya at saka hiyang po siya. Saka guys, huwag kayo gumamit ng, ito yung masishare ko sa inyo, kung paano mag-maintain, kung paano pumuti. Kasi ako, ito talaga yung gamit ko noon pa. Hindi ako nagpapalit ng kung ano-ano. Hindi tulad ng ibang karamihan sa atin. Yung mga nagtatry lang sila, dalawang linggo, tinitigil nila kasi daw hindi nila hiyang. Pero hindi nila alam, hindi pa yun umi-effective. Kasi, syempre, hindi naman magic yun para umi-effective agad. So, huwag kayong mainip. Pag nagtry kayo, lalo na pag alam nyong gusto nyo yung sabon, saka sa mga nagtitipid dyan, ito talaga yung pinaka-effective, Silka. 35 pesos lang to. So, pag kayo bumili ng Silka, puro Silka lang, lotion yun, Silka. Pero ako hindi ako naglo-lotion, Silka lang talaga na sabon. As in, wala akong ginagamit sa katawan ko. Kaya yung puti ko, natural lang yan. Hindi siya mamula-mula, kulay dilaw lang siya. Kasi natural lang siya yung kulay ko. Ito talaga yung balat ko. Tsaka di ako gumagamit ng mababangong sabon kasi nga sensitive yung balat ko. So Silka lang talaga kasi wala siya masyadong amoy. Tsaka tipid pa siya. So ang laki na naitipid ko sa katawan ko. Wala ako as in ginagamit na lotion, kung ano-anong pampaputi. Di katulad ng karamihan sa atin na di mapakali sa isang sabon. Papalit-palit ng sabon every month, every 3 weeks. Basta mga ganun. Dapat ito yung masishare ko sa inyo. Hindi kayo, mag-antay kayo hanggang kailan kayo pumuti, ganun lang yun. Hanggang kailan kayo pumuti, hanggang sa yun na yung gamitin nyo para makatipid kayo. Huwag yung paiba-iba kasi baka mamaya makahanap kayo ng sabon sensitive sa balat nyo. So ayun guys, ito lang yung maipapayo ko sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa konting comment ko ngayon sa mga katawan ko. Thank you. Bye-bye.